بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله ito ang ating pag-uumpisa ng pagpapaliwanag ng Aqidah Al-Wasitiyah na isinulat ng Imam Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah al-Harrani rahimahullahu ta'ala. So ang aklat na ito ay isinulat ng Imam ng kanyang panahon, mahabang panahon pa bago siya pumanaw, na ito ay hiniling sa kanya ng isa sa kanyang isa sa mga butihing Muslim na siya ay kadi sa parting Iraq, na siya ay napadaan sa lugar ng Imam rahimahullah, at hiniling niya sa Imam na sumulat ng isang aklat ng akida dahil nakikita niya sa kanyang lugar bilang isang kadi o judge na ang mga tao ay naliligaw sa kanilang pag-intindi ng tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang Imam, dahil sa kanyang pagiging humble o ano, sinabi niya, maraming aklat na isinulat ang ating mga ulama at kumuha ka ng isa sa mga ulama ng sunna. Pero hiniling talaga sa kanya na siya ay dumaan pa sa kanyang lugar upang sa kanya kunin, dahil alam niya ang katayuan ng Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na ang kanyang status sa kaalaman ng kanyang panahon ay talagang kinikilala at ginagalang ng mga tao at nakarating sa iba't ibang panig ng lugar ang kanyang pambihirang karunungan. At ito ay nagsyahada, napakaraming mga ulama, hindi ordinaryong ulama, nagsyahada sa kanyang karunungan. Maging ang kanyang mga dakilang mga tilmid o estudyante na katulad ni Ibnul Qayyim, Ad-Dahabi, As-Subki, Ibn Kathir, Ibn Rajab Al-Hambali, at iba pang mga kilala na mga ulama ng kanyang panahon. So ang tao na ito ay hiniling sa kanya, kaya ito ay ang Imam, hindi siya karamihan sa kanya mga isinusulat ay minsan tanong at ito sinasagot sa pamagitan ng sulat o kaya lecture. O kaya naman kung ano ang mga katanungan o kaya hiling sa kanya. Kaya makikita niyo ang mga title. Ang salita mismo ng Wasitiyah, ito ay isang lugar sa pagitan ng Iraq at ng Iraq sa Basra at saka Kufa, na ang tao na humiling sa kanya ay isang judge o hukom sa lugar na yan. Na ang tawag sa lugar na yan ay Wasit. So kaya ito isinulat niya magmula sa Asir pagkatapos ng Salah hanggang sa ito'y kanyang matapos sa araw na yon. Ganyan ang Imam, na wala siya sa kanyang library o ano, na ang kanyang karunungan ay nasa kanyang memory, na siya isang hapid ng ilm. At sabi nga ng mga ulama, kapag siya ay nagsasalita, halimbawa si Imam Ad-Dahabi rahimahullah, para bang nakaharap sa kanya ang Quran at saka lahat nakalatag sa kanyang harapan ang Quran at saka Sunnah, lalo-lalo ang tafsir at saka maging ang sanad ng mga tao. So kaya napakaganda na basahin natin ang kanyang biography, dahil marami tayong mapupulot na aral. Ang mga biography na ating mga ulama ay nagbibidulot sa atin ng inspiration na at least kahit papano tumahak tayo sa kanilang pamaraan. Unang-una sa pamaraan ng kanilang karunungan, pangalawa sa kanilang pag-uugali, pangatlo sa kanilang pag-uugali, at pangatlo sa kung ano ang kanilang pagsamba o ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang pakitungo sa kanilang kapwa, na sila talaga ay waratutul anbiya, follower ng mga propeta. So hindi ko na ipapaliwanag na mabuti ang biography ng Imam rahimahullah. Merong mga aklat na manakib Ibn Taymiyyah
na doon nakasulat ang kanyang biography. At ito ay halos 2 volume ang aklat na yan na tungkol sa manakib ng Imam Rahimahullah. At noong kanyang panahon, napakarami ang isinulat na aklat tungkol sa akida. Nakatulad halimbawa nito, Akida al-Wasitiya. At ito ay kumalat, ikinalat ng mga estudyante sa iba't ibang panig ng lugar, halimbawa sa Egypt, sa Syria, sa Syam, sa Jasiratul Arab. Kaya napakarami ng printing o isinusulat sa kamay ng kanyang mga estudyante ang pagkalat ng aklat na ito. Dahil napakasimple lamang ng kanyang pagpapaliwanag ng akida. So kaya napakaganda na basahin natin ang kanyang biography, dahil unang-una ang biography ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba at ang mga ulama. O sabi dito sa aklat rahimahullah ng Imam rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wakapa billahi shahida. Sa ibang nusak, sa original na nusak, ang imam siya ay nag-umpisa sa basmala. Siya ay sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Pagkatapos, alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wakapa billahi shahida. So ang basmala, ito ang manner ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag tayo mag-uumpisa namang uri ng umur ng ating dunyawiya at saka diniya. Dahil ang pagbanggit ng basmala, ito ay talabal aun o talabal baraka. Ang ba dito, ang ba na nakadikit sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isti'ana. Ibig sabihin, hinihiling natin ang tulong o isti'ana o suporta o tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangalagaan tayo sa anumang uri ng kapahamakan o pagkakamali. Ito man ay atin sa salita o gawa. Na ang isti'ana, ito ay alam mo, sa pagkain, kapag tayo sasabihin natin Bismillah, ito ay pangangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kapahamakan o lason o anumang gawain, pagsusulat, pagbabasa. At ang basmala, ang PL dito ay ma'adub. Karamihan sa mga nagpapaliwanag, ito ay omitted. At kung ano ang ninanais na gawin ng tao yan, ang daan ba sabi, ang gusto mong magbasa, ang ibig sabihin, Bismillah akra. Gusto mong kumain, Bismillah akul. Gusto mong uminom, Bismillah asrab. Yan ang ano dyan. Na kung ano ang iyong nilalayon na yan, ang hinihiling mong tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hinihiling natin ang baraka o blessing o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng salitang baraka ay katratul khair, ang napakaraming kabutihan kapag binanggit natin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating ginagawa o salita na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kanyang baraka. Ang baraka ay blessing o biyaya na walang napakaraming kabutihan, at ito ay nananatili kapag ang isang tao ay nananatili sa kabutihan. So ang basmala, pagkatapos kasama doon sa basmala palagi ang pinakadalawang tatlong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah mismo, na nagpapatunay na siya lamang ang may karapatan ng pagsamba at sa kanya lamang ihandog ang lahat ng pagsamba. At ang kasunod ay ang Rahman ar-Rahim, na ang kanyang biyaya o walang hanggang biyaya sa lahat ng kanyang dilika sa kalangitan at kalupaan. Nananampalataya man o hindi, naniniwala man o hindi, gumagawa man ng kasamaan o hindi, sila ay nakakatanggap ng biyaya magmula sa Allah tabarak wa ta'ala. Ang Rahim, ito ay special lamang ukas sa mga believer na tumanggap ng Islam. At ipagkakaloob na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang special ukas na rahma dito sa dunya, lalong-lalong na sa akhira. May nag-iintay na napakalaking gantimpala ang Jannah. Ito ang pinakamalaking rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga believer. Pagkatapos, sabi rito ng Imam, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda. So ito ang manner palagi ng Quran at saka ng Sunnah pagkatapos ng basmala, na susunod kaagad ang hamdala, ang pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng salitang hamd, ito ay tana o pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung halimbawa,
Pupuriin natin ang isang nilika na pinupuri natin siya sa kanyang magandang katangian at mga mabuting gawa. Pero ang Allah Tabaraka wa Taala ay napakalayo sa mga ganyang bagay. Dito ang pagpupuri na tinutukoy natin ito. Una, ang kadikit na lilla dito, ang lam dito ay milkiya. Milkiya. Lam milkiya. Halimbawa sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin sa Fatiha. Ang lam dito na nakadikit sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Taala, lilla ay milkiya. Ang ibig sabihin nito na siya lang ang may-ari ng pagpupuri. Ang lahat ng pagpupuri. Al-Malik. Ang lam dito ay milkiya, Malik. Na siya lamang ang may-ari ng lahat ng pagpupuri. Ganon din pag sa Sharia naman, ito ay iktisas, ukas o istihqaq. Na ang pagpupuri, ito ay special o exclusive lamang sa Allah Tabarak wa Ta'ala. Lalong-lalo na kapag ang pagpupuri niyan ay hindi kagagawan o gawain niyan at katangian na hindi maaaring taglayin ang sino man sa kanyang nilika o gawin ang sino man sa kanyang mga nilika. Yan ay kaso istihqaq, iktisas, ganun din istihqaq na hukuk o karapatan o hak na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng uri ng pagpupuri. Karapatan niya ang lahat ng pagpupuri. Kaya ang pagpupuri dito, una, ang pagpupuri natin sa kanyang mga patangian at mga PL, sa kanyang mga asma wa sifat wa af'al, na pinupuri natin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga pambihirang katangian na walang sino man na nilika na nagtataglay ng ganyang katangian. Walang sino man magmula sa lahat ng anghel man o mga sinugong mga propeta o jin o sino man na nilika. Wala silang katangian na katulad ng katangian ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Ganon din ang kanyang mga apal, ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga gawa, ang kanyang kudra, ang kanyang kuwa, kanyang hikma, ito ay gawain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o PL na walang sino man na makakagawa katulad ng paglika ng kaun o ng buong universe o lahat ng nilika sa buong salibutan. Walang sino makakagawa ng ganyan. Kaya pinupuri natin siya sa kanyang mga gawa. Ganon din ang kanyang pangangasiwa ng kalangitan at kalupaan, pangangalaga ng samawati wal ard. Pinupuri natin siya sa kanyang mercy, sa kanyang kudra, sa kanyang kuwa, at sa kanyang walang hanggang mercy sa patuloy na pangangalaga niya at hindi siya napapagod. Panghuli ay pinupuri natin siya sa mga ne'ma o biyaya o favor na pinagkaloob niya sa lahat ng sa kalangitan at kalupaan. Kaya talagang walang sino man na dapat purihin ang pagbibigay niya sa atin ng Islam, una-una sa lahat. Ang pagbibigay niya sa atin ng lahat ng ating kailangan magmula sa kalangitan at kalupaan, ng ating ikabubuhay, ng ating oxygen, ng ating pagkain, ng ating inumin, ng ating buhay, ng ating kalusugan, ng ating pamilya. Ang lahat ng ne'ma o biyaya o favor na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya labang dapat nating purihin. At hindi sapat ang mga pagpupuri na ginagamit natin sa ating limang beses na pagdarasal araw-araw dahil talagang hindi natin kayang tumbasan ang anumang ne'ma na pinagkaloob niya sa atin bilang isang bani-adam. Pagkatapos sabi rito ng Imam Rahimahullah, Alladhi arsala rasulahu bilhuda, na kung saan na siya ang nagsugo, nagpadala ng rasul, at ang dahilan ng pagdating ng pagpapadala sa kanya upang ipagkaloob sa atin ang huda at saka dinul haq. Kaya isa sa pagpupuri dito ng Imam Rahimahullah, ginamit niya ang hamdala o alhamdulillah dahil pinupuri niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagpapadala sa atin ng sugo. Ito ay isa sa pinakamalaking ne'ma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o biyaya, ang pagpapadala sa atin ng sugo. Dahil ang pagdating ng sugo, yan din ang pagdating ng Quran, ng kanyang revelation. Na ang biyaya na yan, ang gabay na yan na tinataglay o na tinanggap ng mga believer magmula sa mga ambiya at saka rusul at saka sa mga follower ng mga propeta ay hindi tinanggap ng nabiyaya ng lahat ng mga nasa pagkaligaw o ng lahat ng nasa labas ng Islam. O yung mga Muslim na nagkiklaim na Muslim na hindi nila tinanggap ng buong katapatan ang kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
at ang isinugo sa kanilang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya ang hamdala dito, direkta, na ginamit ng Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda, na pinuri niya Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapadala ng sugo. Dahil ang pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinakamalaking biyaya para sa mga Muslim. Na talagang kapag sumunod tayo sa gabay, sa huda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aalis tayo sa pagkaligaw. Yukrijuhum minad dulumat ilan nur. Aalisin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dulumat ng kupur, ng shirk, ng dalal, ng jahil. At dadalhin tayo sa nur ng huda, ng tauhid, ng iman, ng Islam, ng sunna, at ng liwanag ng lahat ng katuruan ng Islam. Pagkatapos sabi rito ng Imam, bilhuda wa dinil haq. So ito ang pinaka biyaya na daladala ng Rasul. Huda, gabay. At karamihan sa nagpapaliwanag ng aklat, sabi nila dito, ang huda na tinutukoy dito ayon sa ayan ng Quran sa surat at tauba. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Tinutukoy dito ang huda ay ilmun nafi. Ang kaalaman na nagbibigay ng kabutihan o benepisyo sa tao. At ang kaalaman na ay magmula sa kanyang kitab, sa Quran, at saka sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang huda. Walang ibang huda magmula sa kitab, sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ang ilm o tunay na kaalaman, tunay na karunungan na matatanggap ng Bani Adam. Wala tayong pagkukunan ng kaalaman na mabibigay sa atin ng manapi o benepisyo o kabutihan dito sa dunya, lalong-lalong na sa akhira, maliban sa kaalaman na magbumula sa kitab ng Allah tabaraka wa ta'ala at saka sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang huda na tinutukoy dito, ang Quran o ang ilm, ang risala, ang wahi, ang Quran at saka ang sunna, ang lahat na maakbar na dumating sa atin o revelation o impormasyon o kaalaman magmula sa Quran saka sa sunna na ipinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq. So kapag dinirekta natin na translation ang meaning ng salitang dinil haq, ito ay ang totoong relihiyon o din. Totoong din ang Islam. Dito ko dito ang Islam, ang Sirat al-Mustaqim, ang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anbiya at saka rusul. Kaya lang, paliwanag dito ng mga ulama, ang dinul haq ay amalus salih. Kasi ang lahat ng gawain natin na magmumula sa Quran, saka sa sunna, ang ating ibada, lahat ng ating kilos at gawa at salita, ito ay matatawag na amalus salih kapag ito ay nakabase sa Islam. Kapag ito ay nakabase sa dinul haq sa Islam, na kinuha sa kitab at saka sa sunna, hindi ito matatawag na mabuting gawa o amalus salih kapag hindi ito galing sa Islam o sa Quran at sa sunna. Kaya sa sura Al-Fatiha, sabi nga rito, ang pagdating ng sugo, ilmun nafi, binipisyal na kaalaman at saka amalus salih, mabuting gawa na kinalulugutan ng Allah tabaraka wa ta'ala, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sura Al-Fatiha, sabi doon, gairil magdubi, yung mga may kaalaman na hindi lang sinabubuhay ang kanilang kaalaman. Walad dalin, yung mga taong dalal na walang kaalaman. Hindi mahalaga sa kanilang kaalaman. Gusto nang sumamba sa kanilang creator, kaya lang hindi mahalaga sa kanilang kaalaman. Ang Islam, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, an'amta alayhim, yung pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ne'ma. At ang ne'ma na yan, al-ilmu nafi wa amalu salih, ang nagbibigay o nagdudulot sa atin ng kabutihan na kaalaman magmula sa kitab at saka sa sunna, at yan ay magiging amal o salih kapag yan ay base sa kaalaman. Base sa kaalaman. Pagkatapos sabi rito ng Imam Rahimahullah, liyudhirahu ala dini kulli wa kapa billahi shahida, na ang din ng Islam, kahit ano pang gawin ng mga musrikin, na mga kafirin, o
tinatawag nating maling representation ng mga Muslim ng Islam. Ang Islam ang mga ngalaga at magkukumbay ng kanyang resala, ng kanyang message ng Islam, ng kanyang din. At ito ay mangingibabaw sa lahat ng panahon hanggang sa huling panahon. Kahit na ito ay tinatakpan ng mga tao, liyodirahu ala dini kulli. Walau karihal kapirun. Sa ibang aya, walau karihal musrikun na kahit ay kinamumuhian ng hindi mga Muslim. Makita natin, sinusunog nila ang Quran, ginudumihan nila ang Quran, lalagay sa toilet ang Quran, kinakain nila ang Quran. Kaya lang, yan ay lalo lamang nagpapatunay na ang Quran ay katotohanan. Na ang kanilang gawain ay gawain ng Shaitan. Kasi walang matinong tao na walang paggalang sa banal aklat o sa revelation. So ito ay mga ibabaw at ito ay nangyari noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung siya ay mag-umpisa sa Makkah ng 13 taon, siya ay nangaral ng tauhid. Talagang pinagbawalan niya ang mga tao sa shirk. At nang siya ay lumikas sa Madina hanggang sa ma-establish nila ang Islam at sila ay pinintulutang mag-jihad, nasakop nilang buong Jasiratul Arab. At pumasok ang mga tao, yadkuluna fi dinillahi afwaja, afwaja. Napakaraming tao ang pumasok sa Islam. At ito ay natunghaya natin noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya pumanaw, nang siya ay mag-Hajj al-Wida. At pagkatapos, lalo pang kumalat ang Islam sa panahon ng mga Khulafa' ar-Rashidin na ito ay nakarating sa silangan at sa kanluran. At nang ibabaw talaga at kumalat ang Islam sa lahat ng lugar. Kaya sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha sawalil ard, na inilatag sa kanya ang ard sa magarib at saka masyarik. Pinakita sa kanya ang maabot ng kanyang mulk o sasakupan ng mga Muslim magmula sa silangan at kanluran. Ito ay nasa hadith ni Tauban sa Sahih Muslim. Pagkatapos, sabi rito ng Imam Rahimahullah, wakafa billahi shahida, na ang ginawa na yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang tamang pamaraan ng pagsasabuhay ng Islam at tamang pamaraan ng pagkumbay ng Islam na ikinalat, na ikala talaga ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ang tunay na witness kahit nila, kahit palitan nila ang history, kahit palitan ng mga tao ang history ng unang panahon. Halagang nandyan ang history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, ng mga imam, ng mga ulama, nila Salahuddin al-Ayubi, Omar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad bin Hanbal, at ang iba pang mga ulama ng Islam. Nasa history ang ala ang witness, hindi ang mga kupar. Kaya lang talagang baging sa Pilipinas, ang mga Muslim nung unang panahon na nakahawak sa katuruan ng Islam, nakahawak sa tauhid, na ang kalang pakikipaglaban ay talagang para dalhin ang mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at mangibabaw ang la ilaha illallah, sila ay hindi nagapi ng kalang mga kaaway. Wakapa billahi shahida. Pagkatapos sabi nito ng Imam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida. Iqraran bihi wa tauhida. So ang imam ito ay kanyang mukaddima na siya ay nagsyahada. So ang syahada ng isang Muslim na ito ay binibigkas o binabanggit natin kapag tayo ipapasok sa Islam. At ito ay inuulit natin kapag nabanggit ang adan at ito ay binabasa natin sa ating tasyahud. Ang syahada, ito ay para maging tanggap o tama ang syahada ng isang Muslim, pagsaksi o pagsumpa. Na ito talaga ang tamang pagpasok sa tunay na pananampalataya, ang pagsumpa o pagsaksi. Hindi katulad ng ibang religyo na kakanta, tataas ang kamay, maghahawak ng kamay, sasayaw, bubuhusan ng tubig, at ano pang mga inimbento lamang nila para pamaraan na hindi nila kinukuha ang pagsaksi ng kanilang creator. So ang syahada, ito para talagang maging unang-una, ito'y binubuo ng tatlo. Nasa hadith ni Ubadah ibn Samit radiyallahu an, sabi niya nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sabi, man shahida. Ang shahada ay dito ay binubuo ng tatlo upang ito ay maging ganap na talagang accepted na shahada. Una, ng shahada na ay base sa ilm o kaalaman. Hindi maaring sumpaan natin ang shahada, lalong-lalo susumpa tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay ating paniniwalaan at siya ay ating sasambahin. Kailangan ito ay base sa kaalaman. At yan ilalabas tayo sa pamaraan ng mga Nasara, ng mga Kristiyano. Na dahil ang kalang paniniwala at ang kalang pagsamba, ang kalang pamaraan, ang kalang katuroan, base sa jahal, hindi base sa matatag na kaalaman. Sabi nito, shahada, na base sa pangalawa, ito ay base sa amal. Kailangan ang ating sinumpaan na nakamit natin ang kaalaman, dapat natin ito sa buhay. At tayo ilalabas naman sa pamaraan ng mga Yahud, ng mga Hudyo na meron silang taura. Alam nila ang katotohanan tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nila ang katotohanan ng pagdating ng tunay na sugo na magdadala ng huling aklat. Pero ito ay kanilang hindi isinabubuhay sa pamagitan ng kanilang kiber, pagmamalaki at pagkaingit sa Banu Ismail. So kaya, kailangan isabuhay natin ang ating kaalaman. Pangatlo, kailangan ang ilm na yan at ang amal na yan ay base sa katapatan. As-sidq, base sa katapatan. Kapag yan ay kasinungalingan at pagbabalat kayo, hindi tayo ay katulad ng mga munapikun. Kaya ako ang pagsumpa na yan o pagtistigo o pagsaksi sa wahadaniya ng Allah Tabarak wa Ta'ala. So ilalabas tayo sa pamaraan ng mga munapikun. Kasi marami ring Muslim na nagkiklaim na sila ay Muslim. Pero nasa kanila ang mga alaman ng nipak. Sa kanilang tekad, kanilang kauliya, at sa kanilang amal. Kaya dapat yan ay base sa kaalaman, tamang paniniwala, akida, tamang amal, tsaka ito ay buong katapatan. Pagkatapos sabi nito na Imam, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ito ay base lahat sa hadith, Quran tsaka hadith. Kaya sabi nga ng mga ulama na nagpapaliwanag at mga nagtuturo ng aklat na ito, sabi na subhanallah, ang mga alpad o mga versyo na ginamit dito ng Imam dahil sa pagtatama niya at pagre-reject niya o pagre-refute niya sa mga dalal na mga pirka nung kanyang panahon, katulad ng Mu'tazila, ng Qadariya, ng Mu'tazila, Jahmiya, Asyaira at iba pang mga grupo na ligaw sa tama akida, talagang iningatan niyang mabuti na hindi siya gagamit ng salita o wording na hindi galing sa kitab at saka sa sunnah. Ito ang katatagan ng Imam na ito sa kanyang karunungan, pambihirang karunungan na talagang binayaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na napakatatag na kaalaman. Sabi niya rito, ashhadu an la ilaha illallah. Ito ay syahada ng tinatawag nating pagtatakwil ng lahat ng napi, la ilaha, napi ng lahat ng hubad na sinasamba ng maliba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito man ay anghel, ito man ay propeta, ito man ay awliya na nai-involve ang mga Muslim sa mga issue na yan. Pagkatapos, illallah, na maliban lang ang alalamang ang may karapatan ng pagsamba. Wahda, ito pa ay tawkid. Pagpapatutuo, pagpapatibay, tinatawag nating pagdidiin na ang alalamang ang may karapatan ng pagsamba. La sharika la. At ito din ay tawkid ng la ilaha, na walang katambal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqraran bihi wa tawhida. Na ang pagtanggap ng syahada, kailangan ito ay talagang accepted natin, tanggap natin sa ating paniniwala, sa ating puso, sa ating salita at saka sa gawa. Wa tauhida. Ito ay iklas ng ating pagsumpa sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay binubuo na tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat. Dapat walang mawawala sa tatlo na yan. At ang ibang paliwanag na maulama tungkol sa tatlo na yan, ang rububiyya, tauhid ar-rububiyya at saka tauhid al-asma wa sifat, ito ay tauhid al-ilmiyya. Na ang tauhid ar-rububiyya at saka tauhid al-asma wa sifat, ito ay dapat nating, ito ay base dapat sa ating kaalaman, ilm.
Tauhid al-ilmiya, tauhid ng kaalaman. Na ang isang Muslim, para talagang maintindihan niya ang tauhid al-rububiyya at saka tauhid al-asma wa sifat, dapat alamin niya, pag-aralan niya ang dalawang anwa na yan ng tauhid. Yan ang ano nang sabi nga ni Ibnul Qayyim sa kanyang paliwanag ng tauhid al-rububiyya at saka tauhid ng tauhid, sabi niya, maaari pwede rin gamitin ang tauhid dalawa, tauhid al-ilmiya wa tauhid al-qasd wal amal. So ang ilmiya ay rububiyya at saka ulu at saka asma wa sifat. Dahil ang dalawang yan, ito ay barahin o burhan o proof o evidence ng pagpapatunay na ang Rab, na mayroong asma o sipat na hindi katulad ng kanyang mga nilikha, siya ang may hukok o may karapatan ng pagsamba. So kaya ang tawhid al-uluhiyya o tawhid al-ibada, ito naman ay amal. Ito ay aksyon ng kanyang alipin na dapat ang kanyang amal na ubudiyya, iyahandog lamang niya sa Rab at saka sa may katangian ng asma wa sifat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Sabi rito ng Imam rahimahullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na ang pagsumpa o syahada ng tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito kumpleto ang syahada kapag walang syahada sa risala o sa nubuwa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay laging kasama ng syahada ng isang Muslim na unang arkan ng Islam, ang pagsumpa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagkumbay sa atin ng risala. So kaya ang pagsumpa ng Muhammad Rasulullah, ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah, ay unang-una sa lahat na paniwalaan natin na siya ay talagang tunay na sugo at huling sugo, at sundin natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta. Hindi sinugo ang propeta maliban lamang siya ay sundin. Siya ay sundin. Kaya sabi nga ng mga ulama, sabi nila, ang pinaka meaning ng Muhammad Rasulullah ay binubuo sa pinakamahalagang apat na bagay. Ta'atuhu bima amar, tasdikuhu bima akbar, wa istinabu ma nahaa anhu wa shajar, alla yu'badallaha illa bima syara. Na para ito talagang ganap na Muhammad ang Rasulullah, dapat una-una sundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu faqudu wa ma nahakum anhu fantahu. Kung anong pinagkaloob sa inyo, binigay sa inyong katuruan ng propeta, ito ay inyong sundin, at anong pinagbabawal niya sa inyo, ito inyong iwasan o layuan. Taa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay taa na walang question dahil siya itumanggap ng risala. Wa tasdiquhu bima akbar. At patotohan natin, paniwalaan natin ang buong katapatan ang daladala niyang katuruan, ang Quran at saka ang kanyang pinaliwanag, pagpapaliwanag ng Quran ng kanyang sunnah. Walang ibang paliwanag ang Islam maliban sa paliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung paano inintindi ito ng mga salaf, ng mga sahaba, ng mga tabiin at ng Qurun al-Mufaddala. So, tasdikuhu bima akbar. Ano man ang nabanggit sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin dapat ito eh, na sinabi niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa tulot al-layl, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabar o sa libingan, pinaparusahan na ang disbeliever at binibigyan ng naim ang isang mu'min, na sinabi niya sa atin na mayroong sirat, at ano pang mga kabar na dumating sa atin tungkol lalong-lalo sa umur ng gaybiya sa at umur ng akira tungkol sa paraiso at impyerno. Pagkatapos sabi rito, tasdiku bima akbar wa istinabu ma nahaa anhu wa shajar, at layuan natin kung anong kanyang pinagbabawal. May mga bagay na hindi nabanggit ng direkta sa Quran, pero sabi nga doon, kung anong pinagbawal ng propeta, nahakum anong pantaho, kung anong pinagbawal. Halimbawa, yung mga babae na nagbubunot ng kilay, yung mga, ngayon, mga uso na naman ganyan, yung mga pagano ng mga litrato, ang lahat ng yan ay nilinaw ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong babala na nag-iintay na kaparusahan sa kanila sa impyernong apoy. Lalo na kung ang mga litrato na yan ay hindi hadya o hindi darura. Hindi darura ang mga hadya, ano na yan. So,
Pagkatapos panghuli, an la yu'bad Allah ila bima syara, na hindi natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ano lamang, maliban lamang kung ano ang daladala niyang katuruan kung paano siya sumamba. Hindi tayo pwedeng sumamba katulad ng pagsamba ng mga sufi na nagtatatalon, nagkumakanta, at hinahalikan ang paa ng kanilang mga sheikh o kanilang mga leader o mga awliya at tinutukoy nila. Hindi tayo maaaring sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ginagawa ng uba na pinaparusahan lang kanilang sarili. O sumamba na sa lugar na hindi naman nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan ang ating ibada ay base sa kung anong daladalang sharia ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmula sa kitab at saka sa sunnah. An la yu'bad Allah bima syara. Hindi nating maaring sambahin Allah magmula sa ating ninuno, sa ating lolo, sa ating tribo, sa ating imam, sa ating alim. Hindi. Kapag ang alim natin, ang ating ulama, ang ating imam, ang ating lolo, ang ating tribo ay mukala pa sa sharia o sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat nating i-reject. Dapat nating i-reject yan. Isa lamang ang ating huda, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang iba. Pagkatapos sabi rito, Muhammadan abduhu wa rasulu. At binanggit dito ng imam mismo ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy na Allah subhanahu wa ta'ala na katamal anbiya wal mursalin ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ang banggit sa Quran. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul walakin rasulullah wa katamun nabiyin. Ito ang tinutukoy nating huling sugo, ito ang tinutukoy nating sugo na dapat natin sundin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banggit ng Allah subhanahu wa ta'ala palagi sa atin sa Quran. At lagi nating narinig sa adan ang kanyang pangalan. At ito binabanggit natin sa ating tasyahud. At pinaparamihan ang dikir sa kanya o dua para sa kanya sa yawm al-juma. Ang pangalan na ito na tinutukoy dito ay ang ito ang huling sugo na isinugo ng Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashim al-Qurashi. Hindi yung halimbawa may nag-claim na pangalan dyan ay Muhammad pagkatapos sasabihin natin na siya ang sugo. Hindi yan ang tinutukoy dito. Nang tinutukoy dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumanggap ng Quran na nabuhay nung kanyang panahon nang makalipas ang 1,400 taon na mahigit. Pagkatapos sabi dito ng Imam Rahimahullah upang linawin sa mga tao na gumagawa ng kurapat sa din, na mga mysteries sa katuruan ng Islam. Muhammadan abduhu wa rasulu. Ito ang isinugong sugo. Ang mga sugo, ito ang kanilang katangian. Sila ay ab, sila ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay rasul. Hindi sila pwedeng itangbal sa Allah subhanahu wa ta'ala, itaas ang kanilang level na katulad ng ginawa ng mga nasara. Nasa sobrang pagpupuri nila sa kanilang propeta, nauwi na sila sa pagsamba sa kanilang propeta. So tayo ay binibigyan talaga ng babala o aral na ang inyong isinugo sa inyo na propeta, siya ay ab. Siya ay alipin lamang na Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay pinaka mataas ng antas ng katawagan o pangala o pagtawag sa isang tao. Kaya lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakamit niya ang pinakamataas na antas, kamal ng pagiging ng ubudiya. Kamal ng antas ng ubudiya at siya nabanggit sa surah Al-Isra ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din sa surah Al-Baqara na siya ay pinabubulaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga hindi naniniwala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kung kayo ay mayroong pag-aalilangan sa pinadala naming Quran sa aming ab, alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atu bi suratin min mitli, magdala kayo ng ganitong katulad ng ganitong sura magmula sa Quran, katulad ng Quran. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya alipin lamang, hindi siya pwedeng itaas, hindi siya pwedeng ibaba sa pamagitan na siya ay rasul, abduhu wa rasulu. So ito ang muhimman ng propeta, mga propeta, na sila ay upang ipakita sa atin ang pinakadakilang kuwara ng kalang pagsamba, ang kalang pamaraan ng pagsamba, na sila ang pinaka mataas, sila kompleto ang kalang pamaraan ng pagsamba, kamal ang kalang pagsamba. At pagkatapos, sila ang tao na pinili ng Allah tabarak wa ta'ala na tumanggap ng risala. Sila ay rasul. Sila ay pinili
na para tumanggap ng mensahe ng Quran, halimbawa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at upang isabuhay at ipakita sa tao ang halimbawa na ang propeta na isinugo na yan, hindi lamang siya tumanggap ng risala, siya ay upang ipakita niya, i-apply niya sa kanyang buhay, na upang maging huwara natin ang propeta na yan. Lakad ka na lakong pirasunillahi uswatun hasana. Siya ay ating kudwa. Siya ang ating modelo. Walang ibang modelo ang mga Muslim. Siya ang ating unang-unang modelo. Walang ibang modelo ang ating ang mga Muslim maliba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil kompleto. Kompleto ang kanyang daladalang katuruan. At ito ay kanyang sinabuhay. Nung tanongin ang kanyang asawa na si Aisha radiyallahu anha, sabi niya, ano ang ugali ng propeta na yan? Sabi, kulukuhu al-Quran. Kanyang kulok, ang kanyang manner, ang kanyang ugali, ang kanyang kilos, ang kanyang amal, ang kanyang ibada, ang kanyang pagdiriwang, o ang kanyang mga gawain. Kung ano nabanggit sa Quran, sinabuhay niya ang Quran. Siya ay kumilos na Quran. Siya ay moving Quran. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ito rin ay pagtatama doon sa mga taong na sobrang pagmamalabis at paghamak o paglalait sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang propeta ay alipin lamang, hindi dapat itaas, sabalit siya ay merong katangian na hindi tinataglay ng sino bang tao. Siya ay rasul, siya ay tumanggap ng risala. Ito ang katangian na hindi pinagkakaloob sa sino man, at ang mga tao na ay piling-pili, lalong-lalo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay isang rasul na tumanggap ng mensahe, at ang mensahe na yan ay mananatili hanggang yawmal kiyama. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. At sinabi rito ng imam, pagkatapos niyang banggitin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ang ibig sabihin, ang tamang pag-intindi ng salitang sallallahu alayhi wa sallam, ang salla ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad na nabanggit sa Quran, sa Surah Al-Ahzab. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. So ang ibig sabihin dito ng sala sa Propeta Muhammad, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi katulad ng sinasabi na manalangin tayo sa Propeta. Hindi yan ang ibig sabihin. Nang Allah hindi nananalangin sa sino man. Ang ibig sabihin dito, katulad ng paliwanag, isa sa mga tabiin na sahi na nasa sahi al-Bukhari, ito ang pinaka-accepted na mga mupassirun at na mga ulama na napapaliwanag ang ibig sabihin ng sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, tana. At tana, tanaul la alal malaul ala, balail ala. O tana, o pagpupuri, o pagbanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kalangitan sa presence ng mga anghel. Na kapag sinabi natin sallallahu alaihi wasallam, ang Allah mismo ang sala niya sa propeta ay binabanggit niya sa mga anghel ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinupuri niya ang propeta sa presence ng mga anghel. Ito ang ibig sabihin, kaya ang ibig sabihin ng sallallahu alaihi wasallam, kapag talagang gusto natin gamitin ang translation ay may Allah exhort his mention, hindi yung may Allah may peace and blessing o pala, ito ay lugatan. Pero pag sinabi natin syar'an, ang ibig sabihin ng sallallahu alaihi wasallam ay na banggitin ng Allah, upuriin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sa kaitaasan. Ngayon naman, ang sala ng mga believer, ng mga believer at ng mga anghel sa propeta, ito ay dua. Ang mga anghel istigpar na hinihingi lang ng tawad, ano ba, sa mga believer, ganoon din sa propeta. At ang mga Muslim naman, ang mga believer pa, ito ay pinagduduan lang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napuriin ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay ilagay sa makaman Mahmud. Na siya ang nagtataglay ng syafa'a al-udma, ang pinakadakilang syafa'a na walang sino man na propeta na tatayo sa syafa'a na yan para umpisahan ng kiyama, maliba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman masida. At ganun din sa mga pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya. Nang imam, binanggit niya rito ang kanyang pagmamahal sa mga ahlul bayt. Na ang akusasyon ng mga dalal na mga ano na sinasabi nila ang mga Ibn Taymiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, ang mga follower nila na sinasabi lang Wahhabi o Ahlus Sunnah na sila ay walang pagmamahal sa Ahlul Bayt.
ang pagmamahal ng mga tunay na Muslim sa Ahlul Bayt na Ahlul Iman, katulad ng mga ulama natin, mga sahaba, mga tabi'in, o sa pamilya ng propeta, ay tunay talaga na tunay na pagmamahal kung anong pamaraan na itinuro sa atin ng propeta na walang pagtataas, katulad ng ginagawa ng mga Shia, na nauwi na sila sa pagsamba, na minsan ang Ahlul Bayt ay pinapalit pa nilang mas higit pang dakila kaysa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dalalo pagkaligaw. So at ang tinutukoy ditong Ahlul Bayt o alihi ay yung mga pamilya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niwala sa kanya. Hindi kasama dito sila Abu Lahab. Ang tinutukoy ditong Ahlul Bayt ay yung mga Ahlul Bayt katulad nila kanyang mga asawa, una sa lahat na kanyang mga anak at yung kanyang mga kamag-anak, mga tiyuhin na pumasok sa Islam. Katulad nila Hamza, nila Al-Abbas, kanyang mga pamangkin, mga pinsan at mga kamag-anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa may mga Ahlul Bayt na hindi tumatanggap ng sadaka sa Bani Hashim. Magmula sa hindi dapat bigyan ng sadaka magmula sa Bani Hashim. Wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa sahbihi, ang tinutukoy dito ay mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sahaba, ang tao na namit nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon, kahit isang beses lamang nilang namit ang propeta o na nakaharap o nakita o nakilala ang propeta, at ito'y kanilang pinaniwalaan. Tinanggap nila ang Islam na dinala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sila ay matatawag na mga sahaba. Pero yung mga tao na namit nila ang propeta noong kanilang panahon, pero hindi naman sila naniwala, sila ay hindi consider na sahaba. Sila ay consider na sahaba. Wasallama tasliman masida. Na ang dua na ito natin na sallallahu alayhi wasallam, yung salam sa huli, ang tinutukoy dito na hinihiling natin na tayo nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkaloob ang salama sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam unang-una nung panahon niya nung siya ay nabubuhay pa na ito binabanggit ng mga sahaba na pagkaloob ang salama na hindi ang propeta mapahamak sa anumang uri ng mga plano ng mga kupar. Ganon din ang kanyang mensahe, ang kanyang risala, kanya dalang-dalang katulawag itong mapahamak. At hanggang sa kanyang libingan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wag mangyari sa kanya anong siya ay bigyan ng salama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang libingan. At ito ay nabanggit sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang bangkay o bangkay ng mga propeta o mga labi ng mga propeta ay hindi naagdas, hindi na kinakain ng lupa. E ito ay isa sa mga salama na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at mga sugo. Tasliman mazida, na siyada na ang pagdudoan ito ay na pagkalooban ng higit na maraming kabutihan at pangangalaga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga sahaba. Pagkatapos sabi dito ng Imam Ahmad, so itong salita na ito, kalimatul ahmabad, na ito ay tafsil o tinatawag nating pagsiseparate ng panibagong topic. Dahil ang una hanggang doon sa masida, ito ay mukaddima, ito ay introduction. Pagkatapos sabi dito ng Imam Ahmabad na siya ay mag-uumpisa sa kanyang pagpapaliwanag ng kanyang ng akida. So sabi niya rito, pahada ihtiqadul firkatul najiya al-mansura ila qiyamusah. Inshallah, magtatapos tayo sa maiksing salita na ito kasi medyo mapapahaba tayo kasi. Pahada, sabi niya, ihtiqadu al-pirka an-najiya, najiya al-mansura ilakya musa. Sabi ng Imam Rahimahullah, pahada, ito ang ihtiqad, ito ang akida, ito ang paniniwala. Itong isinulat niya sa kanyang aklat, sa akida, lawasitiya, sabi niya, pahada, ihtiqad, ito ang paniniwala ng Pirka An-Najiya, ng grupo na magtatagumpay, magiging successful hanggang Yawmal Kiyama. Akida, ang ibig sabihin ng salitang akida, literally, yung ating iman, ating paniniwala. Ang ibig sabihin ng salitang akida, yung pinaniniwalaan ng ating puso. Pinaniniwalaan sa puso. Na luga sa literal na kulungan. Ibig sabihin ng salitang akida, akada, arrabata, o rabata, wasyad. Na akada, ibig sabihin yung talagang mahigpit na paghawak. Rabata, binuhol. O binuhol, akada, at saka rabata, binuhol. Syadda, ibig sabihin ng salitang syad, ito ay mahigpit na pagkabuhol. Mahigpit na pagkabuhol. Ito sa luga, ang ibig sabihin ng salitang akida. Ngayon sa
syar'an o sa sharia, ang ibig sabihin ng salitang akida, ilmun jasim, ito yung tiyak na kaalaman. Ibig sabihin, final, talagang final conclusion, final na decision, at tiyak na kaalaman na dinisisyonan, hukum adihin al-jasim. Na dinisisyonan talaga ng kanyang puso o ng kanyang kaisipan na ito ang katotohanan. At ang katotohanan na yan, sabi nga na Sheikh Sulaiman al-Ruhaydi sa kanyang paliwanag ng salita akida, sabi niya, ang ibig sabihin dito ng hukum al-dihin al-jasim, sabi niya, ang akida o ang paniniwala na o ang katiyakan, tiyak na paniniwala, base sa kaalaman at talagang final na desisyon ng puso, la yakbal al-haq asyak, hindi tumatanggap ng anumang uri ng pag-aalinlangan, walang katiting na syak o pag-aalinlangan, la raiba fi. Yan ang akida ng mga Muslim, hindi katulad ng ibang, hindi ba ano, na kapag hindi nila alam ang kanilang akida, sila ay mayroong doubt at hindi nila ito hawak, hindi ito hinahawakan ng kanilang puso, itinahawakan lamang ng kanilang dila. Pero ang akida na tinutukoy natin, ang nag-capture, ang humahawak niya ng mahigpit ay ang ating puso. Kaya ang alin na arkan ng iman, ito'y hinahawakan ng puso ng mga tunay na believer. So ito ang ibig sabihin ng salitang akida. At yan ay paniniwala ng puso. Amal al-kalbiya o ihtikad al-kalbiya, ihtikad al-kalb. Na yan ay pinaniniwalaan ng ating puso. So inshallah, palagay ko titigil muna ako rito para muna masyado mapahaba. Inshallah, at tuwing ako ay magle-lecture, papasahan ko kayo lahat ng kopya o copy. At inshallah, maganda maipa-print natin at maipa-copy at ipapasa ko sa inyo ang buong matan ng akida at wasitiya. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.